Hello, magandang araw mga kabulgar at mga ka-hashtag celebrity BTS. Naka-live tayo ngayon sa FB, sa Facebook, and kasama natin ngayon ang mga pinagbibitaganan at pinagmamalaking kolumnista ng bulgar. Muna-muna si Sir Socrates Magnus. Siya po ang sumusulat ng Karunungang Bihir, Panaginip, and Daily Horoscope. And kasama rin po natin si Maestro Honorio Ong. Siya lang po gumagawa ng kapalaran ayon sa numero at sa palad. And ngayon po, meron siyang column sa lugar yung Forecast 2020. Para po sa ating pagsisimula, any message po, batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay sa lugar, mga nanonood sa FB Live. Magnus, tulad po ng nasabi ni Madam Denise, ako po ay gumagawa ng Karunungang Bihir, Panaginip sa Web Radio Horoscope. Nagpapasalamat po ako sa mga leader at mga fans at follower ng ating diary ng bulgar. Maraming salamat po at ating mga salamat. At ito po ngayon, katabi ko si sikat na si Maestro Honorio. Mga fans mo. Magandang araw po sa lahat ng tumatakbit ng Bayan ng Bulgar. Ako po si Maestro Honorio Ong, may bago po tayong column sa Panaginip Bulga, Forecast 2020. Subaybayan niyo po ito upang malaman niyo ang inyong magiging kapalaran sa 2020. Muli, isang maligaya at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live, feel free to comment kung meron po kayong mga questions kasi i-discuss po natin for today. Tungkol sa kapalaran ng mga sikat nating celebrities. And kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo and we'll try po na mabasa po yan at masagot later po. So ngayon po, umpisahan na po natin ang kapalaran ni Nadine Houston na most controversial ngayon pinag-uusapan dahil sa sinasabi ni Walayan at ni James Lee. So alamin natin, anong naghihintay na kapalaran sa career at personal life ni Nadine at James. Ang birthday ni Nadine ay October 31, 1993 at si James Lee naman ay May 11, 1993. So, pareho sila booster. Unahin natin si Senior Socrates Magnus. Ano po ba ang nababasa niyo sa personality ni Nadine at James? And compatible ba sila? Bakit po nagkakaroon sa kanila ng issue ngayon na tungkol sa hiwalayan? Unahin natin si Nadine. Si Nadine Houston po ay isinilang noong October 31, 1993. Ang kanyang zodiac sign ay Scorpio. Ang ruling planet po ay si Pluto at si Marte. Si Pluto po ang planeta ng kadiliman o kalaliman. Si Marte po ang planeta ng pakikibaka, pakambalang pananalo. Kumbaga sa ano, makitibaka sa sapuay at sa'yo mananalo. Kung hindi siya makitibaka, walang panalo. Ganun po ang ibig sabihin ni Marte sa zodiac sign ng Scorpio. So ibig sabihin head boss of the senior, sila din ang tipo na fighter. Fighter siya, malakas ang personality. Yes, super malakas po ito kasi ang kanyang kalis ay napakalalim. Malaking pagbubugat. Kaya ba ang Scorpio, kapag ka pinapalira ng galit, ang lahat ng kanyang makalabag ay check na kanyang tatalunin. Kasi kakaiba ang inagkaris ng lahat ng nasa Scorpio. Magkaganon man, dahil nandun sa kanila ang kabiliman o kanaliman, napakalalim ng kanilang pagkatao. Sa panahon ng kanyang kabataan, malilito sila kung ano ka na gender. Huh? Ibe, korbe. May ganyan ba si Nadine? May parang nalilito siya? Sa mga Scorpio po ay ganun. Sa pangkalahatan, nandun ang pagkalito sa gender. Kaya gender, problem, identity, hindi ang tawag sa mga Scorpio. Pero hindi naman siya member ng LGBT. For sure naman po yung senior dahil may boyfriend siya. Ano natin sa James Dean? Ako na dito, nagka-boyfriend siya kay James, sa naging boyfriend sa James Dean. Dito na nalaman niya ang completeness ng womanhood. Kaya dito naging set tunay na babae sa pakiramdam. Ngayon, kaya po napapalitan si Emma Kaybala yun, nagkaroon problema. Dahil ang lahat po ng tao ngayon, na epekto ang papasok ng Chinese zodiac animal sign na Tara, the new beginning. So anong epekto ng
Year of the Metal Rat sa relasyon nila? Una, ang metal rat ng Chinese Zodiac, ang Scorpio naman, sabi ko nga sa inyo ay ruled by the planet Mars or Marte. Ang kanya namang lucky charm or simbolo ay the metal. Ang ibig sabihin po ni Marte, mga sandatang panggera ay metal. Ngayon po ay metal rat, kaya ngayon din ay taon ni Nadine kahit na siya ay nasa rooster ng Chinese animal sign. Kaya siya ang rooster na paan. Kahit na parang hindi maganda yung pagsisimula ng year ni Nadine kasi napasok siya sa kontrobersya, magiging matapag siya for the whole year. Pasamantala lang muna yun dahil ang tao, lahat ng tao ay nag-a-hibernate. Ibig sabihin nun, kumbaga sa mga hayop o animal, nag-a-hibernate, nawawala. Sa pagkakawala ng tao, kumbaga papasok sa kanyang lupa o sa kuweba, paglabas nun ay super lakas na. Ganun ang tao, nagkakaroon ng hibernation ang lahat, hindi lang kayo pag mga alaman. Dahil dito sa pagkakatahimik, nating tahimik na hindi maintindihan tao, nalilip rin, ay ang tao doon nagka-hibernate lang, si Nadine. Paglabas nito ay super lakas, napakalakas dahil mananariwa ang kanyang personalidad at kapalaran. Si James Puya, like senior, bilang rooster din siya, pero tapos, anong personality? James Kidd na pinanganak sa Rainier, 1993 ay nasa ilang ng Zodiac sign ng Taurus. Ang kanyang ruling planet ay Venus, the goddess of beauty and arts, arts and beauty. Yun ang kanyang totoong pangalan. Later on, sa pagkabagong panahon, tinawag siya the goddess of sex, love, romance, and marriage and relationship. Pero Rainier lang ang pangalan ng Venus, ang ibig sabihin, the arts and beauty. Kaya singing. Kaya ito si James Kidd, kung malalaman ma-identify lang sa inyo sa singing o siyoki singing, singing ng pinilakang tatin, siya ay malayo ang mararating. Dahil si Venus ay para sa mga artista. Tamang-tama sa kanya yung pananuling planet. Yung personality niya tamang kaliling pinasok niya pag-artista. Ang Taurus, masasabi ng maraming astrologer na week. Kasi Earth sign to Earth sign, hindi tumigilo. Lupa, bundok, patong malaki, na hindi naman gumagalaw. Dahil dito, tatawagin ito sa psychological test, mahihiyain, timid o ayaw kumilos, hindi sociable. Malaking epekto ng pagkakalito, ng pagkakaiwala yung natinan James, dahil hindi yun natatanggap ni James ng mabilisan. Dahil nga siya ay weak, kung tawagin. Ang laban ng natin at Lucy sa malalim na laban ng personalidad, pinipit kasi siya ni Nadine na siya ay weak. So, dun malamang, dun nagkakaroon ng problema. Kung opposite attracts naman, pero si Nadine yung strong yung personality niya. Si James, shy type. So, tama, shy type. So, kumbaga kahit opposite sila, nagkakaroon pa rin ng mga problema. Pero ang tanong, compatible ba sila according to numerology? Maestro Honorio. Ang compatibility po ay tatanungin po natin kay Maestro Honorio ang compatibility guide ni Nadine James. Magandang araw po at maligayang bagong taon po sa lahat. Tungkol po sa ating topic ngayon na compatible ba si Nadine at si James Reed? Yes. Magandang natin yung astrology. Astrology, ibig sabihin niya, zodiac sign din. Si Nadine ay Scorpio at si James Reed ay Taurus. Ang Scorpio ay ruling element na water. Ang Taurus ay may ruling element na earth o lupa. Ang lupa ay nangangailangan ng tubig. Kaya si James Reed ay sa mabilis na pag-i-interpret, hindi mabubuhay ng wala si Nadine. Bukod pa, sa kanyang dinidiscuss ni senior na weak ang Taurus, nagkataon, weak din ang birthday ni James na 2. So May 11 ay 1 plus 1 equal 2. So big number ng 2 and yung number naman ni Nadine na... Yung 31, convertible yan. Kasi ang pinakahinig na number ay 4. 3 plus 1, 4. Pwede kang magpaka-strong, pwede kang magpaka-weak. Ang 4 lang ang may ganong karakter. Ganun pa man, sa Scorpio, walang Scorpio weak. Lahat ng Scorpio strong. Kaya yung pagiging strong, ni Nadine ay namamit yung pagka-weak
the tolerance is it, unconscious mind ni James Lee, hama-hama sa pagiging strongly na din. Dahil hindi ko nga yung gawin yung katatagan niya sa kabila ng mga pagsubok. Pero nasabi mo po, Maestro, na with my personality ni James, at hindi niya kaya mabuhay na kung wala si Nadine. So, paano ngayon? Pag sinasabi na nagkakaproblema, medisyon ng hiwalayan, ano pa makikita niyo? Matutuloy ba ito sa hiwalayan? Or matutuloy ba sila sa pagpapakasal na? Ano makikita niyo? Yung nagkataon po ito sa sinabi ko na hindi mabuhay si James na wala. Hindi, nagkataon lang may mga pangalan eh. Palitan natin ang salita. Hindi mabubuhay ang earth kung walang tubig. Pero, dapat din natin maunawaan, hindi rin mabubuhay si Nadine nang wala ang earth. Kung baga sana, complementary, compatible sila. Kanina, diniscuss ni Senyor na si Nadine, ang Scorpio ay may planeta Mars at Pluto. Madilim ang kanyang buhay. Madilim ang kanyang unconscious self. Lahat ng Scorpio, madilim ang kanyang madilim ang kanilang unconscious self. Kaya doon sila nagkakaroon ng strong personality. Ngayon, kailan magliliwanag ang buhay ng mga Scorpio? Kapag dumating sa kanila ang isang liwanag na daladala ng mga Taurus o ng mga Earth-type personality. So si James lang din nagbibigay? Sa kasalukuyan, si James ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Kaya yung kanilang mag-conclusion na hindi magbubuhay ang lupa na walang tubig, hindi rin naman mananatili ang isang Scorpio sa kadiliman hanggang walang liwanag na ipinibigay si James Reed na nagkagawad ang planeta ni James Reed bilang Taurus ay Venus. Pag-ibig, natagpuan ni Nadine ang maliwanag na pag-ibig kay James Reed. Kaya yung madilim na buhay ng isang Scorpio ay naliwanag sa pamamagitan ng Venus na personality ni James Reed. Sa tanong na magkakain ulit ba sila ng lupusan o sila na ba magkakatuluyan? Nasabi mo kanina na mukhang hindi maganda ang pasok sa buhay ni James Reed. Yes, sila, 2020. Hindi ganoon sa ating pag-aaral ng astrology o kapalaran ng tao. Ikaw ang yung senyor nag-hibernate. Ibig sabihin, ang bawat kapalaran ay dumadaan sa ating gabi upang magkaroon ng isang maninig na umaga. So, dapat matutunan niya ng ating mga leader at ng ating mga viewer, walang buhay na puro umaga. Kailangan natin magkaroon ng gabi upang makapagpahinga. Kaya yung mga problema na nararanasan niya pagsubok sa relasyon, hindi totoo negative ang dala-dala sa buhay natin. At hindi totoo yung sinasabi natin na ay pangit yung pasok ng 2020 kay Nadine at kay James Reed. Kundi ito ang magiging daan upang lalo pa silang magmahalan. Bakit? Halimbawa, naghiwalay sila. Sabi mo nga, pagkakalam ko, yung kwento natin kanina, na kailan lang tumutok yung talita na parang nagkabalis na si Nadine sa mga James. Yun ba ang magiging daan upang mapag-nilay-nilay nila sa kanila sarili na ilamang pala ni Scorpio ni Nadine at ng Taurus na Earth ang tubig dahil pansamantala silang nagkaroon ng lalo na yung iintin yung pagmamahalan nila. Lalo pa rin realize ni Nadine na yung kadiliman niya sa kanyang inner self ay si James Reed ang magbibigay ng liwala. Kaya matapos silang kontotoman na nagkaroon sila ng problema, lalo nilang ma-realize sa isa't isa na si Nadine ang tunay na magkakompatible. So, ang ending? Ang ending, pagkakwari ko rin sa inyo yung tungkol sa kadiliman at sa liwanag. Plus, hindi rin natin dapat kalimutan na pareho silang rooster. Sabi ng iba, ang dalawang rooster ang na ay nagsasago. Hindi naman ganun yun, kundi magkaibigan ang dalawang magkamukhang zodiac sign. General principle yung basic. Walang dalawang magkamukhang zodiac sign ang hindi magkaibigan. Pero kapag umiral din ang pagiging parehong rooster, bago kumakalimutan ang karakter ng rooster ay matalino at praktikal. Iiral sa kanilang buhay ang praktikal at katalinuhan. Ma-realize nila na hindi talaga sila dapat maghiwalay. Dahil sila'y pinagkatpunong tadana upang maging maligaya. Kaso pareho silang rooster, baka kaya sila nagsasabong ngayon? Pasamantala sabo lang yun. Dahil pag nag-nilay-nilay sila, doon nila ma-realize
na hindi dapat silang maghiwalay dahil natagpuan nila yung complementary compatible sa isa't isa. So, pagkatas magsabong, tukaan na. Tukaan na. Yes, Senyor. Ilapang bukas, kaya na nilagay. Kaya na nilagay. Ito po ay binabalaan na kung tuloy na kayo magkakaiwalay dahil yung tao kung minsan nakala na nasusunod ang gusto niya. Kaya marami rin ang nagsasabing ako ang gagawa ng aking kabalaran. Nangyayari po yun, pero pagkatapos nung 3 years, ang kanyang kabalaran at ang salita ng hula ay kailangan maganap. Kung marirealize mo, pag yan nakaiwalay niya kayo gala, ganap ni James, patuloy na muling nagbalik ang iyong pakiramdam na walang nakakaunawa sa iyo. Iyon po ang mangyayari sa iyo. Samantala, kung makakagawa ka ng paraan na mananatili ang iyong relasyon sa mga ganung weakness na hindi ka naman naunawa at pili mo kaya umalis ka ng bahay, ay mananatili kayo po. Kaya muli, ikaw ay binabalik, binabalaan na hindi mawawala kahit kailan ang iyong pakiramdam na hindi ka naunawa ng mga tao kung mahiwalay ka kay James Reed na Venus ang ruling planet. Ang Venus ay planeta ng kagandaan. Sa kanya po ay gagandaan niyong buwan. Si James naman ay binabalaan na kung sakaling magkakaiwalay din ang tuluan, tuluyan, ang iyong susunod na love life ay desert love lang ang element. Hindi ganap na love. Hindi kasing bigat yung kay James. Hindi kasing love pa rin yun, pero desert in quality. Yan po ang para sa inyong dalawa. Pero para sa mga fans na nag-aabang, itong nangyayari ba sa kanila ito, mauuwi sa tuluyang maghiwalay or magiging parang, ano ba, mag-pull off lang, tapos magkakabalikan at magiging sila rin. So, anong nakikita niyo sa kanila ngayong 2020? Hindi ko kami na ipaliwanag yung tungkol sa numerology. Papaliwanag lang natin. Yung birthday niya na din, October 31. Yung 31, 3 plus 1, 4. Ang 2020 ay 4 din. Kapag nag-compute natin na 20 plus 20, 40, 4 plus 0, 4. Ang birthday naman ni James Reed ay 11. Yung 11, 1 plus 1, 2. Ang destiny number ni James Reed, ibig sabihin ng destiny number, May 11, 1993, May 5, plus 11, plus 1993, may kabuwang sumarin ito na 2. Kaya ang number na mamaya ni kay James Reed ay 11, 2, tsaka yung destiny niyang 11 din, 2, 4. Ang ibig ko sabihin, yung 31 ni Nadine ay sharing number 4 ni James Reed. Kaya bukod sa Scorpio, Taurus na compatible din sila sa 4. At ang taon ngayon ay 4. Kaya ang ibig sabihin ng 4 ay extreme. Kaya sa mga extreme na kapalaran, maaaring ngayon pa maging napakaligaya o napakalungkot. Kaya sa mga nagtatanong na fans ni Nadine at James Reed, totoo eh, fans din ako ni Nadine. Ang sigurado siya, nilagyan natin ang pangalan ng Latin at James Reed, pero lipat natin sa salitang numerology. Ang magnyayari sa kapalaran ng mga taong 4 o ng mga taong 4 sa 2020 na nagkataong 4 din ang suma ay magkakaroon ng extreme. So, dulang pagbabago. Maaaring magka-break sila ng tuloy na magkakasakitan talaga sila. Kasi sa Scorpio, walang pag-break na hindi masakit. Sa isa namang weak personality, walang pagsubok na hindi masakit. Pero tulad na sinasabi ko sa iyo, ang kapalaran ng tao ay hindi negative. Kailangan kang masaktan upang lumigaya ka pagkatapos. Yun yung kinukwento ka rin ni Senyor Fala na birth pain. Kailangan masaktan bago kang makapakalaman.
dalawa. Pero hindi tayo nagre-rely sa numerology, astrology, kailangan natin makita kung ano ang sundat sa palad ng tao, maalala ko. Dahil sa guwip ng palad, may nakalagay ng married life at saka love life. Guwip ng pag-ibig, guwip ng pakipagrelasyon at guwip ng pag-asawa. Kapag isa lang ang guwip ni Nadine sa married life niya na maganda at maganda rin ang kanyang heart life, ganun din si James Reed, isang guwip lang na maganda. Ibig sabihin na maganda, walang video, hindi na putol sa kanyang heart life at married life. Doon na masasagot ng eksakto-eksakto yung tinatanong ng mga fans. Hindi maligaya ba ang kanilang relasyon o tuloy na silang magkakahiwalay? Panalangin natin sa mga tulad ng fans at iba pa na huwag sanang split o putol o biyak ang married life ni Nadine o ang married life ni James Reed. Kundi isang straight na maliwanag. Kaya dyan, pag nakita mo silang dapat silipin mo yung married life at yun ang dulong magpapasya ng isang maligaya at panghabang buhay na relasyon na ikatutuwa ng lahat natin mga fans at mga fans ni James Reed at Nadine. Mga tulad mo. So sa mga fans ni Nadine and James, mas maganda nga naman na makita nila yung palad ng dalawa, diba? Para masagot na kung sila ba talaga yung magkakatuluyan or magkakahiwalay. Okay? Ayan. So ang maganda ng ano, ha? Basa nyo sa JBN. So, punta tayo kay sila. Ito, naging ano rin to eh. Naging controversial din to last year. Aware ba kayo sa mga issues ng mga celebrity, senior and maestro? Ito kasi, isa rin sa pinag-usapan sa social media. Maraming nakisaw-saw, maraming nagbigay ng opinion, naging mega ang tingin kina Julia Barreto and Gerald Anderson dahil dun sa lumabas na issue na third party daw si Julia sa liwalayan na Bea and Gerald. So, alam natin din sa birthday na Bea, Gerald, and Julia, and ayon sa mga bituin, sa astrology, kung ano ba yung mga personalities nila and kung sino ba yung mas compatible talaga kay Gerald? Si Bea ba o si Julia? Sige, muna natin si Bea. Ano ba yung nakikita nyo kay Bea Alonso na personality niya and yung nangyayari sa kanya this 2020? Si Bea Alonso po, na si Lila sa October 17, 1987, ay pinag-aralan ng zodiac sign na Libra. Samantala, si Gerald Anderson, na pinanganak sa March 7, 1989, ay pinag-aralan ng zodiac sign na Pisces. Sa mabilis ang pagtutuloy, hindi po sila compatible. Oh. Kaya po sila malamang ay isa sa dahilan ng pag-iwalay. Ano? Pero marami kayo ang dahilan, isa lang po yun. Ano po ba yung personality ng mga Libra? Ang Libra po, ang personality ng Libra o ni Bea Alonso, katulad din ay kanina ni James ay si Venus. Kaya makakita ka ng ating mga nakikinig o nanonood. Ano ba ang kaibahan ng Venus sa Taurus at Venus sa Libra? Ito kung ganito ang tanong, kay Vera naman ang nakakatalakay, kahit tayo magsagapat kay Ate Janice, kahit kami na imbay, kahit po sa tugil, hindi naman tumatapapaliwanag. Kaya sa aking mga kolong, ay maestro doon po sa akin, ay nababasa ko niyo ang pagkakaiba ng Venus at sa Taurus at Venus sa Libra. Kasi parehas kong Venus ang kanilang ruling planet. Ang Venus po sa Taurus, parehas pong beauty yun dahil si Venus nga ang dadyan sa beauty at ang Libra beauty ni si Venus. Ang Taurus po ay inner beauty. Ang Libra po ay beauty outside. Kaya sexy ito si Bea. Si James Reed naman ay inner Venus. Kaya ito yung sinasabi mo ganyang mangyayari. Mangyayari. Ito naman si Bea, ang kanyang sandata ng kaplaran, sexy. Kasi inner. Malakas yung spirit. Kasi ang kanyang beauty ay hindi inner. Outside. Kaya ang mga Libra, kung sino man po ang mga Libra, sila po ay super sexy to super, super sexy. Sila yung mga hinahawal, in short. Ito naman po ang Taurus. Balikan natin si James Reed dahil Venus din. Ang kanila naman po, family lang. Family lang? Kaya sila, sa lahat ng klase ng tao, para sa ating mga leader follower, pinakamasarap na mapangasawa po ay ang nasa Taurus. Kasi yung love nila doon,
family luck. Ito naman Libra, luck din, pero hindi family luck. Anong ibig sabihin? Sexual luck. Sexual luck? Sila yung tipong pag magmahal, hindi sila gusto? Ganun ba yun? Ang sa Libra ko, dahil air sign, ay walang seriousness. Pagbibinta na sila, pagbibinta na sila ng lahat ng kanilang nakarelasyon na lack of seriousness. Sasagot sila, kasabi nila, hindi po, sinyo, eh bala-bala po yan eh. Eh yung pong pagkabalay na nakasagat ng todo, parang minas ko po, napakatindi, pero mamaya patay na yun. Kasi lack of seriousness ang lahat ng nasa air sign. Kaya sa lahat ng klase ng tao, sila ang pinakamaraming nakakarelasyon. Oh, totoo ba yun? Ikaw ba yung maestro? Na-excited ba ko sa sinabi niya? Parehong Venus ang Taurus at ang Libra. Pero ang Taurus inner set sa loob ang love niya at ang beauty. Kaya masarap ang pangasawa ng isang Taurus. Dahil yung expression ng love o ng Venus ay ibubus na lang sa kanyang pamilya o sa loob ng tahanan. So loyal. Loyal. Continuous pa sa kapag-express ka. Kaya sasagutin niya ni Senyo.
kung nangapat ay kupa ng tunay na pag-ibig ng isang Libra na may ruling planet na Venus na ang kailangan ay express ang beauty at love sa lipunan o sa outside niya at palaluin niya ay makakatay kupa ng tunay na pag-ibig. Tingnan natin ang opinion ng Senyor. Ang lago ng tao na kanyang missionary, kaya yung Truda ay sa mga kakalipan lalo na kay Bea, natatagpuan niya din yung prudent na yun. Kaya lang, dahil may kanya-kanyang dictionary ng mga tao, mayroong isang true dictionary. Yan totoo. Ang true love ay lang may element of true love. Ang ibig sabihin ng love, what is that? Sa Corinthian, sa Bible, love is patient and kind. Mahaba, patient, enduring. Wala po yun sa mga Libra. Bago ba tinawag nila, yung love is in yun, ang true love. Kaya ang lahat naman yung sa kanyang sarili ng intuition. Pero baka hindi nila magampanan ang true meaning of love. Katulad sa marriage love, hayaan po nun, kasal. Kaya kung marami din ipapakasal, hindi po yung element na hindi na sa ay marriage love. Iba-iba ang marriage love ay nakapanglako ng magpapamilya, pagpumuti ng pamilya, pag-aaral ng mga anak. Hindi po marriage love. Ang pagkaraling mong nakikita natin yun ang pagsasama. Bagamat lang, pero tatawagin nila yun, lalang. Meron po kasi isang dictionary, lalo sa astrologia, na yun ang talaga yung dapat masunod. Ngayon, balikan natin itong yung ating idea. Ang rabbit kasi, tsaka sexual love, parang yung isa tunog-tunog. Kasi using with sexual desire ang rabbit, napakalakas ng kanyang libido. Maaaring hindi mo gusto ni idea, pero makaka-google search naman siya kung ano ibig sabihin ng rabbit sa mistikong kawalugan. Magkaganan man ang tuloy na pinagbabanggit natin ngayon para kay Bea dahil siya pinanganak sa taksa 17 o tao 8, ito po ay napakanakas, napaka-aware na ang hiling na tao na yun ay kung tawagin ay nagmumula kay Saturn. Si Saturn po ang buntala o planeta ng kalungkutan. Makaganan po siya malangkot. Inner din ang kanyang lungkot, bagamat Libra siya, malayim na lungkot, sobrang layim na kalungkutan. Kaya itong British yung Gerald Anderson, March 7, 1987, ay nanging nagkakiwalay dahil napakahigpit na ng nararamdaman ni Gerald kay Bea. Paano napakahigpit? Dahil na sobrang nalulungkot yung si Bea, nagkahanap siya ng pagtapat sa kanyang kalungkutan. Hindi na siya